Alpha One. Hi guys, good evening. So we're here for another episode of the Beyond Alpha podcast, and today we're gonna talk about how do you get lucky. Paano ba tayo swertehin? Natututunan ba yun? Kumbaga, sobrang malas ko. Hindi ako nanalo sa mga raffle. I don't win in like any contests. Pero can I train myself to be lucky? Paano ba ako magiging lucky? Para, kunyari, tumaya ako ng loto. Baka may question ka pa eh. Ano ba yan? May jutsu ba yan? Okay, so, as always, I'm here with my partner, Brian. Brian, paano nga ba maging swerte? Sa akin, Brad, swerte, yun nga eh. Sabi nga, pag binasa mo yung mga quotes or mga biographies ng mga, sabihin natin, successful na tao, they said na more than hard work, may a bit of luck. Pero, lagi rin siya sabi na yung saying na you increase your luck by doing the hard work. Diba? Parang you increase your chances by taking all your chances. So, paano yun? Anong ibig sabihin? Kagaya nung sabi ni JP, raffle, lotto, paano yung dadami chance mong manalo? Di tumaya ka ng marami. Mag-drop ka ng maraming raffle entries. Tataas yung chance mo, di ba? Parang, yun yung kaya mong kontrolin eh. Parang kung sino yung bubunot, kung ano yung randomizer na gagamitin, hindi mo makokontrol yun. Pero by increasing yung number of entries mo, number of tries mo, your kahit gapiso or minuscule or 0.01% of increase, take it. Ganun lang kasimple. Para siguro, you add an additional effort kahit pa paano, pero you're increasing your chance of winning, you're increasing your chance of getting whatever you want. Yun yung tingin kong magagawa natin to increase our luck. Swerte, increase our chances, increase our effort, increase our entries, parang ganun. Yun yung nakikita akong pampaano ng swerte. So, ganun lang din, tira. Ilang halimbawa, basketball. Paano, pag tumira ka isang daan, nakashoot ka isa, swerte lang. Pero kakaulit mo, mga baka sa, out of 100 next time around, 10 na yung swerte mo. So, ganun lang eh. Siguro, more of continuous improvement, continuous learning pa rin, and taking all your shots na available sa'yo. Yun yung tingin ko dyan, Chok. Go. Yun yan. Like, the same thing that Brian said, wanna get lucky, show up. You gotta show up first. I have this friend na eto lang, nagtatrabaho siya dati sa SM. Pero, manager siya sa cinema. Okay. So, ngayon, so madaling salita, papunta siya sa Netherlands like 1 week from now. Guess natin. Paano nangyari yun? Galing, like, 4 years ago, nagtatrabaho siya sa SM. Ngayon, hinire na siya as a developer papunta Netherlands. Ang swerte, no? Ang swerte. Pero hindi. Parang ganito niya ginawa yung swerte niya. First of all, in-upgrade niya yung sarili niya. In-upgrade niya yung skills niya. That's an obvious path kung paano ka gagaling, di ba? Pero lahat ba pwedeng ma-hire sa ibang bansa? Basta mag-aral lang? Hindi. Pero ito yung kakaibang ginawa ng taong to. Nag-apply siya sa mga gusto niyang kumpanya. Ito yung quota niya, which is sasabihin niya to. We're trying to get him on this podcast para i-share niya in his own words yung story niya. Pero ito yung ginawa niya. Nag-apply siya every day ng 20 companies. Every day. So, may mga pa ilan-ilan tumawag doon. Isipin mo na to, araw-araw, 20 application. Ha? Yung tipo pag feeling niya, fit siya. Apply, 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 apply. Of course, sa 20 every day, gaano karami ang hindi siya pinansin. Doon nga niya na-realize na pag wala ka palang referral, almost impossible pala na ma-hire ka. So, he multiplied himself. Kumbaga, sinatgan niya muna.
Kasi wala po siyang specific skill set, wala po siyang specific market. Lakas lang ng loob. Lakas ng loob lang ang baon and kumbaga sipag. Sipag ang dala. Yun yung ginawa niya. That's how he got lucky. Kumbaga, he was at the right place at the right time. How? Sinatgan eh. Lahat. Nandyan ako lahat. May application ako sa lahat. Pag naghanap kayo ng tao, nandito. Kumbaga, sigurado ko yung resume. Kung magandang kumpanya kayo, yung resume ko, nandyan yan. Baka mahalungkot nyo. So that's how we got lucky. Sabi nga ni Brian, gusto mo swertein ka sa loto, bumili ka na mas maraming ticket. Ganun niya rin ginawa. Pero, ang difference, in life, it's free. May favorite term si Brian, yung sweat equity. Ang ibig sabihin nun, ang puhunan mo pagod. Which is siya, kaya siya sinerte, kasi namuhunan siya ng pagod. Nilaban niya yung sarili niya. So, ganun din tayo. If we wanna get lucky, we just try until we get there. Parang wala nang iba eh. Hindi na siya kailangan like i-sugarcoat or anything else. Gusto natin swertahin, more entries, more chances of winning. Ika nga nila. Ganun lang. Kumbaga, malay mo. Minsan kasi parang we're preoccupied thinking about may prerequisite ang wala ang lahat eh. Pero walang prerequisite ang mundo eh. Hindi nga natin alam kung anong kailangan natin like gawin eh, di ba? So, ano yung ma-feel mo that time, gawin mo lang. There's no right or wrong way on how to live our lives, which is like what we always say here sa podcast. Yun, that's how we get lucky is we try until we get there. If we really want something, we don't stop. Yun. Mukha ng tanga, parang nakakaya na. Ito na lang, guys. Itong taong kinukwento ko, 29 years old ang po una nagtrabaho. Kasi nag-try sila mag-business na nag-fail. Ayun na lang. Tapos papunta na siya ng Netherlands. Ganun kalaki yung... In 7 years. Seven years ba? 7 years, pare. Mula nung... Oo, 7 years. Pero totally kasi reinventing yourself. Oh, business partner ni Brian to. Kaya we really know... Kumbaga kailangan namin itong taong to. Nasa inner circle namin. We saw yung struggle niya. Like, sabi nga niya eh, hindi naman daw siya nalilitan sa sahod niya sa SM kasi pinili niya pumunta ron. Parang ganun. Tapos ngayon, kumbaga times mga 15 na yung sahod niya sa SM. Pero wala pa rin siya baka sa pera. Kumbaga natuwa lang siya doon sa journey na nakuha niya. He's having fun with the journey he's on. Pero paano siya nakarating doon? Shinat ganyan. Like sa simula, before mo kasi malaman kung saan ka dahil pumunta, medyo ihagis mo muna yung lambat. Kusan kuhanin. Kusan makatisod ng oportunidad dun tayo. So, yun sa akin. Gusto ko lang i-share yung story na yan. So, that's it for me, Bray. Anything else you wanna add before natin sa akin, Brad? Naisip ko yun. Parang dalawa yung swerte na posible. Swerteng dumating lang and swerteng trinabaho. Yung dumating lang, pag dumating sa'yo, they didn't good, di ba? Make the most out of it. Pero it doesn't mean na walang dumadating. Pwede pa rin. Most likely, hindi dumarating yun eh. Oo, trinatrabaho eh, di ba? So, yun. Like yung emphasis on sa senior ni JP na yung kaibigan namin na yun nagkaroon ng realization. So, more than sa tira lang, like what we always advocate sa podcast, more than sa tira ng tira, may realization, anong kulang, anong mali, anong kailangan improve. Kasi yung tao na yun, nagre-risk na sa okay, na okay na natrabaho, and he wants to be better. Sometimes, kailangan niyang pumasok ulit ng entry level sa different industry. Nag-training siya, nag-coding siya. Like for example, yun nga, just a bit of a background before namin siya invite sa podcast is, nasa BPO industry siya, tingin niya there's something better. So, after niya mag-work, pumapasok siya, nag-school siya to train how to code. Then, para makapasok siya sa industry na yon, kailangan niyang mag-entry level ulit, which is way below dun sa income niya dun sa BPO. So, sometimes, may mga ganong
lateral movement or sometimes backward step nga into a different direction. Pero yun, kailangan alamin mo eh. Kailangan gusto mo yung gagawin mo and kailangan trabawin mo. Hindi hinihintay yan. Hindi yung hinihingi lang na trabaho. Ganun lang guys. Any take on this? Baka may, kayo guys, baka meron kayong alam na orasyon or alam na ibang way to increase our luck, di ba? Baka meron naman talagang pampaswerte dyan na nabibili or anything na hindi namin alam. So, share sa comments or baka may iba rin kayong take dito sa topic. Share sa comments, message kayo. Any topic na gusto nyo rin itackle, let us know. Website natin, podcast directories, YouTube channel, check nyo yung description box. Then, website www.imbeyondalpha.com. That's it, guys. Thank you. Let's stay lucky. Let's go lucky. See you next episode.